So what's up guys, this is Jobox DIY and today ay pag-uusapan natin, kung mapapasin nyo sa title ko is 10 vlogs gadgets, no? So ngayon, pag-uusapan natin, so hindi tayo mag-vlog ngayon, pero actually vlog itong ginagawa ko. Pero ngayon ay pag-uusapan natin itong, so ngayon pag-uusapan natin itong tech vlogs gadgets, no? So actually, ito yung mga items na ginagawa ko everyday na nagbablog ako. So actually, kung wala pa yung pambili ng, or basically, kung wala pa yung pambili ng mga camera o pang-vlog nyo, ito yung mga solusyon, no? Pambili ng mga gadgets nyo, o mga equipment nyo, o mga gears nyo, para pambili ng mga pang-vlog nyo, diba? Let's go! So actually, pag-uusapan din natin ngayon yung mga hobbies ko o yung mga ginagamit ko. So ako kasi bilang vlogger or content creator, actually or basically is... So basically, ito yung mga items na one to tipid gadget tips. So ito yung mga binili ko sa Lazada, no? So binili ko siya hindi lang sa Lazada, hindi lang sa other online store. Nabili ko din siya sa mga dyan lang, sa mga tawag dito sa mga tools. Dyan, sa mga tabi-tabi, sa mga mumukay lang, mga 50 pesos, 50 pesos. So hindi lang din yung pag-uusapin natin sa tech vlogs nyo. So pag sinabi kasi tech vlogs, ibig sabihin tungkol sa technical na may vlogs at may gadgets. So actually, ako isa din akong repairman na nag-aayos ng mga cellphones. So ipapasok din natin siya dito sa video natin. Para malaman nyo kung sino talaga itong pinapanood nyo. Basta like ka na. So guys, ito yung mga items, no, na mga tipid tips o tipid vlogs, pero actually tech sila. So technical vlogs gadgets. At kasi ganun pa yung channel ko, tech vlogs. So ito yung mga gadgets o yung mga equipment kong ginagamit sa pambablog. So actually, hindi pa mauna mag-vlog eh. Pero actually, minsan nahihiya din ako mag-vlog sa labas. O sa mga highway, sa public, minsan nahihiya din ako mag-vlog. Dahil kung mapapasabi pa, kinakausap mo yung camera, diba? Parang ang baliw dun sa mga tao na tumitingin sa'yo. Pero kung sikat ka naman, huwag ka na mahiya. Alam mo yun? So huwag ka na mahiya na mag-vlog ka dahil sikat ka naman. So alam nila na isa kang vlogger. Pero Ito ang sasabihin ko. Makinig kayo. Kung may headset, pakisaksak. Ilagay niyo yung right ear headset niyo. Dito and dito. So ito, pag hindi ka pa sikat na vlogger, o YouTube, o beginner ka pala, mag-vlog ka, ituloy mo lang yan. Dahil sisikat nito. Kapangyarihan. Gadgets na ginagamit ko, o yung mga pag-ulit na. Yung mga routine na tuwing nagbablog ako. So actually, ito yung ginagamit kong backpack na bigay sa akin. So ito yung backpack na ginagamit ko for the wedding. Pag nag-shoot ako ng mga videos like weddings, parties. So ito yung ginagamit kong backpack. Dahil kung mapapansin nyo dun sa may other videos, video kung mapapanood nyo na, search nyo na yung Jabugs DIY. Tapos makikita nyo itong vlog, itong bag na ito na nakaganan. Yan, nakaganan siya. Yan yung thumbnail. Makikita nyo agad yan. Kasi kulay black yan. Pesta pa yan siya. Dahil kung mapapansin nyo ito, itong bag na ito, dahil mayroon siyang separator, hindi ko alam tawag dun eh. Basta, parang ano eh. Pawang, no? Alam mo yung mga nanonood dyan, ha? Ilala ko kayo, yung mga kamasi ko, ha? Kayo nila, ano, Mingo, ano, Mingo, o ano, ha? Senon, o,
Pawang-pawang. Ha? Ito mga banda, ano? Pawang-pawang. Pawang. Babaw. Ito nga dahil, maganda yung bag na to. Dahil, pwede ko ilagay dito yung DSLR, yung camera, lens, and my chargers or mga cups dyan or other lenses. My mics, of course, very important. Dahil kapag nag-vlog ka, kailangan talaga mag mic. Dahil kung mag-vlog ka, 4 videos lang at wala pang sounds. Charot. So, naka-organize yung mga gamit ko. So, pag nandun na ako sa mismong event, hindi na ako mahirapan na hanapin pang yung mga gamit ko kung saan ko inilagay. So, of course, naka-separated din. Ibig sabihin, nakaiwala yung charger, cable, batteries, lens, saka yung body na camera. Most important component. Alam mo. So, the most important component na ginagamit ko sa pang-vlog is kailangan yung stabilization. So, ibig sabihin yung stabilization. Ibig sabihin yung video na ginagamit ko pang-vlogs at pang-shoot ko ng mga events or weddings is kailangan smooth. Alam mo yun? So, yung mga may nanonood dyan ng mga videographers, huwag niyo kong husga dyan. Husga. Don't judge me. Don't judge me. Alam mo yun? Don't judge me. So, please, don't judge me, okay? So, ito yung pinabil ko pa ito sa nanay ko. Nagalit pa siya. Umiyak pa ako dito. Nag-away pa kami. Para lang mabili ito. Dahil ito ay sumikat, ito ang DJI Osmo Mobile 2. Alam mo yun? Osmo Mobile 2, ito yung DJI. Ito yung most latest gimbal stabilizer nila for the phone. So, ito ay nag-worth ng 7,900 pesos. No? Worth it na rin sa 7,900. Dahil gamit ko siya ngayon. Kung makikita nyo, I'm recording with my phone. Alright? Power. Dahil kung mapapansin nyo, is napaka-stabilized nung gimbal na yan. I-alog ko yan. Steady yan. So, watch this. Di ba? Steady pa rin. So, ginagamit ko to sa mga pang-vlog na kailangan ko talaga stabilize. So, more on in action na video na ginagamit. So, like, walking, ano pa ba? Nung mga nag-jogging, mga nasa labas, mga nasa public na nag-vlog. So, kailangan smooth ang video dyan. So, ginagamit ko tong DJI Osmo Mobile 2. Next, sa mga pang-vlogs o pang-vlogs ko na pang-interview at ay at mga steady o yung mga like that, yan, yung mga ganito, ganito, yan, like that, like this, yan. Parang ganyan, naka-steady lang kayo dyan. Eh, kailangan ko ng tripod. Yan, kailangan ko ng tripod na nagsisteady, pero worth it yung presyo. So, syempre, bilang beginner vloggers, eh, kailangan nyo ng pera. Yun na yun eh. Pero kung may baong ka naman, iipunin mo. O kaya, sabihin mo sa nanay mo, ano ma, panagin kapwa na ko, binin mo ako ganito. Good job yun. Ang paninawal mo. Kapag nanay mo siya, maraming mo siya. So yun nga, kailangan ko ng steady video shot. O yung, hindi ko na kailangan pa ng tulong pa may pag hawak pa. O may video sa mga kaibigan nyo, mga kung sino man na pwede humawak ng video para ng videoan ako, hindi ko na kailangan sila dahil bumili na ako mismo ng tripod. Ito ibigay din. Dahil kung papansin ko itong Yanteng video tripod, sulit na sulit dahil kung papansin nyo yung napakalaki na ito. Ito ay 148 cm. Okay? And then, 148 cm yung taas niya. Yung pinaka-maximize yata. And then, 46 centimeter is the, is the actually, hindi minimize. Minimize ba? So, comment down below no, kung tama ba yung image. So, 46 centimeter yung pinaka-maliit na foldable size na yung compact size na. Yan, compact. 20 millimeter, basta pag ganun siya, yan. May arrow na pag ganun. Basta, kasi yung matatalib yung comment down below ko. And, 1.21 kilograms ang kanyang bigat. Ito yung pinakamababa. Ito yung naka-fold yata. And then, max is 3 kilos yung kanyang maximum na bigat.
Itong yanting video tripod niya, yun yung itsura niya. Dito nyo. May lighting kasi ako eh. Para maganda yung shot. Actually, itong ginagamit kong tripod for the vlogging na naka-steady. Like this yan, naka-steady na yan. Then, nagamit ko din siya, of course, sa weddings. Dahil kung magbibideo ko ng naka-steady, yung hindi ko na kailangan hawakan. Dahil kung magbibideo ka ng... Wow, teacher. Video ka ng kailangan, yan, naka-video ka o gamit ng cellphone, DSLR. Kung mga DSLR ka naman, syempre, may stabilization yan eh, yung DSLR. Pero actually, hindi, or basically, kung mga nanonood dyan, mga klasiko, basically, ganyan. So actually, yung mga DSLR is, may image stabilization dyan. So kahit anong ginig mo, kahit ang steady ka, steady pa rin yan. Pero, pag napaka-nginig mo, pasmado ka talaga, shaky talaga yung video niya. Pero pag naka-tripod ka, smooth yan. Steady lang shot mo. Maganda yung angle mo. Dahil kung itong tripod na ito ay fluid siya. So fluid yung, ano ba nasa yung fluid niya? So fluid yung kanyang tripod. Ay hindi, hindi. Fluid yung galaw o yung mga move like this. So bigyan ko sa point na like that. Actually ginagalaw ko siya. Pero naka-stabilization lang kasi ako. Yan yung fluid yung taas, baba, left and right, 360, fluid yung galaw. Pero yung mga ibang kasing tripod is naka-school lang mount. Pero pag ginanon mo, humihinto dahil ma-skip yung... Basta kung anong tawag dun sa school na yan. Next step, so next step naman natin is ang very important thing sa pang-video ay ang pang-vlog ay mic. So napaka-importante ng mic sa vlog. Tsaka sa mga wedding videographers diyan, mga videographers diyan, kailangan niyo of course ng mic. Actually, yung mga camera niyo, mga smartphone niyo, mga cellphone niyo, kahit anong mga video 'yan, ay may mga mic 'yan. But may another na naman, may but. Hindi yung pwede pa. At pero mga power. Pati hindi kaya ako naging top 1, but napakatalino ko pero so ito nga sinasabi ko, explain ko sa inyo. So ito nga yun, kaya importante ang audio sa pang-vlog at sa mga videographers. Dahil kung magbibideo ka lang na puro tugtog o puro background music is nakaka-bored. Pero kung kasal yan, syempre kailangan marinig natin yung sweetness. Ayan, yung mga sweetness ng mga salita na sinasabi nila. So bilang pag pinapanood natin yan, kailangan hindi puro background sounds lang, no? Hindi puro music, hindi puro sound effects. Kailangan maririnig natin. Teka lang! Kailangan marinig din natin yung mga sinasabi nila. Kailangan natin, actually, basically kailangan natin videoan yung buong nangyari dun sa event na yun o dun sa mga pang-vlog mo o yung ginawa mong video. Kailangan marinig mo. Marinig namin kung ano sinasabi mo. So, bumili ako ng isang mic. Itong mic na to is mic 01. So, mapapansin niya sa YouTube ko din to. Huwag kayong mag-alala. Ito ay nakapost din na ganitong GIF. Nasa balikan niya yata siya. Or nakaganito. Yan. Ito yung mic 01, shotgun microphone. So, binili ko itong worth 1.5. Mayroon din ako Rode mic na worth yata 5. So, yung Rode mic na yun is yung may pang-cut na foam. Ito kasi yung pinaka-the best na munang ginagamit ko. Dahil, ito kasi yung mic na to is may siyang maganda yung feather niya. So, let me show you what's this. So, sa mic kasi, sa lahat ng mga microphone is ganito yung itsura. Wow, itsura. So, ganito yung actually na itsura ng mga mic na pinakabit sa DSLR. O kaya sa mga smartphone nyo. Pero, itong nababad trip, mga mayroong other vloggers na bumibili ng mic. Pero, ito, paano nila ikakabit yung mic sa smartphone? Dahil sa mga beginners vloggers, dahil sa mga smartphone vloggers yan, di ba Gorilla Tripod,
cellphone mount, eh wala nang kakapitan. Yun na yun, cellphone mount lang ang nandun. So wala siyang ganito. Wala yung kinakabit sa camera. Yung tinatawag na cold shoe mount. Sa mga, yung mga klasiko na ng hiram, na mobile phone holder ko na may cold shoe mount na DIY. Next vlog ko yan. Promise ko sa inyo yan. Awi? Ay hindi. Baka hindi kayo excited sa next vlog ko. Hindi kayo, baka i-unsubscribe nyo ako dahil sinasabi ko yung next vlog. Hindi na excited. Wala nga cold shoe mount. So, ang ginawa ko, mayroon naman na bibili na may phone holder na may cold shoe mount. So, kakabit mo siya doon. Tapos, kakabit mo tong jack na to sa phone. Pero, but, madami nagtatanong sa akin sa mga comment sa YouTube na itong na-review ko. Bakit daw hindi gumagana? Connector na yan. Yung makikita nyo. Ayan. I'll show you this. Yan. Is tatlo lang yung connector niya. So, ayan o. 1, 2, 3. So, tatlo. Ang mga cellphone na nila kailangan 4. Ayan. Kailangan 4 yung connector mo para gumana sa yung smartphone. Bakit? Kasi yung tatlong mic na to is for music lang to sa mga cellphone na. So for music to, ground, left, right, left music and right music. Ewan ko saan yung left and right na music eh. Pero isa ground. So pang DSLR lang to. Dahil sa SLR, eto connector na to is for mic talaga. And ito, pang cellphone to, total cellphone ang gamit mo. Yung isang wire, isang connector na nadagdagan, is for mic talaga. So, doon mo ikakabit yung connector na to, ayan, itong connector na to, doon sa mic connector ng phone. So, kaya yung mga nagtatanong sa akin ng mga review ko neto, yung mga unboxing ko neto, ba't hindi gumagana tong mic nyo sa phone nyo dahil iba yung connector. So, may nabibili siyang mount ay na connector, pero ako, DIY lang. Sound, audio sound sa pagbablog. So, ito yung gamit ko ngayon. So, next, kailangan ng battery, syempre yung mic. So, and then, mayroon siyang windshield, ito. Ayan, may windshield siya. Windscreen pala, windshield tuloy. Ano yan ko? Sa kotse yata yun. Screen, so, sa mga mahilig mag-vlog sa labas, sa mga public, ay mahangin. So, may makikinig ka na sounds na dahil yun yung hangin. So, siya ang bahala doon. So, inaarangan niya yung hangin. Ang inaano niya na is sound signal. Wow, yes. I like that. Ito niya niya. Pagpo sa pagnunood po dito sa Jabags DIY channel. So, sa mga nagsasuggest na aking video dahil, ito na. Sa mga nagpapa-shoutout po sa akin, yung mga klasiko ay sila John Roger Domingo, si Senon Oblipias, yan, lagi po nagpapa-shoutout sa akin. Ito actually ito na, ilang beses ko na shoutout po eh. Si Kirby Ona, hi Kirby, mga Ipas ko dyan. Si Magda Ramos, Ipas, yan, Ipas. Si Jeff Canoy, si, ito paano yung Jeff Canoy? Basta ang motor si Jeff Canoy. Ito pa ba yung mga ano sa akin? Next vlog din ako sa susunod. Pero dito sa Jabags DIY, sa susunod po ulit. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like, share, subscribe kung gusto nyo to. Mag-comment down below kung anong gusto nyo i-vlog ko sa next, okay? Huwag kayo mag-ira. Tutupakit yan. Actually, hindi next video. Sa susunod.